Pagkatapos ng ating walang forever na episode, humuhos ang katanungan patungkol sa annulment. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon, annulment. Ako po si Attorney Jeremiah Maybelica. Welcome to My Law IT. Ating bansa, annulment lang ang paraan para ang kasal ay mapawalang bisa dahil wala nga tayong divorce. Pero para maintindihan natin ang annulment, kinakailangan maintindihan muna natin ang mga requisites of a valid marriage. Ang valid marriage ay merong limang requisites. Ang unang dalawa ay ang tinatawag na essential requisites at ang susunod na tatlo ay ang tinatawag na formal requisites. Ang dalawang essential requisites of a valid marriage ay ito, legal capacity of the contracting parties who must be a male and a female. At number two, consent freely given in the presence of the solemnizing officer. Ito ay matatagpuan sa Article 2 and Article 3 ng ating Family Code. At para naman sa formal requisites ng isang valid marriage, ay meron din tayong tatlo dyan. Number one, yung tinatawag na authority of the solemnizing officer o yung autoridad ng taong magkakasal sa inyo. Pangalawa, ay pagkakaroon ng isang valid marriage license. Pangatlo, ito yung tinatawag na marriage ceremony o kung saan kayo ay kinakailangan ay na kinasal sa harap ng isang solemnizing officer na nagbibigay kayo ng deklarasyon na kayo nga ay tinatanggap yung isa't isa bilang mag-asawa at meron po kayong witness na hindi po bababa sa dalawang tao na of legal age. Ang sabi po ng batas, a total absence of any of the formal or essential requisites dun po sa lima. Mawala lang po isa dyan ay void ab initio po ang inyong pong kasal o ibig sabihin wala pong visa sa simula pa lamang. Meron pong exception lamang dyan na kung saan sa Article 35, Paragraph 2 po ng Family Code ay ang nag-solemnize po ng inyo pong marriage, bagamat wala po siyang authority, ay pinaniwalaan po ng isa sa inyo na siya po ay may otoridad pala. Ang sabi po ng batas dyan ay maaaring i-consider na valid pa rin po ang inyong marriage sa kabila ng wala pong authority ang taong nagkasal sa inyo. Isa lang po ang mawala dun sa lima ay pwede niyo pong ipetisyon sa korte para i-declare po ang inyo pong pag-aasawa as null and void from the beginning. Ito po yung tinatawag na petition for nullity of marriage. Halimbawa po, on the grounds ng minor de edad po kayo nung kayo po yung nagpakasal, wala pong otoridad po yung taong nagkasal sa inyo, o wala pong marriage license totally nung kayo po ay kinasal. Bigamos po ang marriage, meron na po kayo dati pong kasal, kaya wala rin po kayong legal capacity, ibig sabihin po noon. Ang pinakapopular na ground for declaration of nullity ay yung psychological incapacity. Ito yung kawalan ng kakayanan to fulfill yung basic marital obligation ng isa or pareho sa mag-asawa. In that case, kinakailangan ho ng isang doktor na magpapatunay na totoo nga na psychologically incapacitated po ang isa o ang parehong mag-asawa. Kaya yan ang madalas na ginagamit sa atin pong jurisdiction at jurisprudence po dito sa atin. Ngunit meron po mga pagkakataon na present naman ang lahat ng mga requisites ng marriage pero meron lamang depekto ang iilan sa mga requisites na ito. Ang sabi po ng batas sa Article 2 and 3, a defect in any of the essential requisites shall render the marriage voidable. Ibig sabihin, valid ang marriage mo until declared void. Ano ang mga examples na to? Ang ilan po sa mga examples ng isa pong voidable marriage ay ang kawalan po ng parental consent ng mga taong nagpakasal between ages 18 to 21, pagkakaroon ng isang mental illness, pagkakaroon ng fraud o pangloloko, o pagkakaroon ng isang consent sa kasal pero ito'y pinilit at tinakot lamang, o kaya naman physically incapable ang isang tao na to consummate o magkaroon niya ng pagtatalik sa pag-aasawa, at yung tinatawag rin po na sexually transmitted disease na hindi po sinabi ng inyong kapartner bago pa kayo ikinasal. Ngayon, tandaan po natin, whether po sa void marriage or sa voidable marriage, kinakailangan po ang depekto, ang problema,
ay naroroon na bago pa kayo kinasal or habang kayo ay kinasal. Pero kung ang depekto ay nangyari habang kayo ay kasal na, hindi po maaaring ipawalang bisa ang kasal. Yan po ay napakahalaga sa atin pong rules dito sa annulment or sa declaration of nullity of marriage. Sa pagkakataon po ng voidable marriage, ang inyo pong ifa-file is petition for annulment, hindi po petition for declaration of nullity. Sa pagkakataon po ng petition for declaration of nullity or annulment, napakahalaga po natin tandaan na ang depekto o problema ay kinakailangan naroroon na bago pa po nagsimula ang kasal or habang nangyari po ang kasal. Hindi po maaari na ang depekto ay nangyari lamang nung kayo po ay mag-asawa na. Kapag ganun po nangyari, may bisa ang kasal ninyo. Ang mga kaso ng annulment o petition for declaration of nullity ay fina-file sa mga family courts o ito yung mga specialized courts na RTC na kung saan sa lugar na iyong tinitirahan, doon mo dapat ito fina-file. At kapag ikaw ay nag-file, ay mismo ang Solicitor General's Office o ang City Prosecutor's Office ang iyo pong makakalaban dahil sila ang magpuprotekta sa institusyon ng marriage para siguraduhin na hindi ho basta-basta napapawalang bisa ang institusyon po ng marriage dito sa ating bansa. Sadyang napaka-teknikal at napaka-dami at haba po ng topic po ng annulment of marriage. Pero kung gusto nyo mas malaman pa ito, tingnan nyo ang batas ng Family Code. Doon nyo makikita ang mga nitty-gritty ng batas na yan. Pero kung ikaw ay magpa-file ng annulment or petition for nullity, ay hindi agad didinggin ang inyong kaso. Magkakaroon muna ng 6 months na cooling off period na kung saan bibigyan kayo ng pagkakataon ng korte na mapag-usapan ang inyong differences. At kung hindi talaga maiayos after 6 months, ito po ay itutuloy na para magkaroon po ng hearing. Pero kung maayos niyo naman po ang inyong pagsasama, ayusin niyo na lang po. Dahil ang sabi nga, love is sweeter the second time around. Ito po si Attorney Jeremiah Maybelica nagpapaalala sa inyo na mahalaga ang may alam sa batas, mahalaga ang may law IQ.